Makatotski. For this vlog day, Makatotski, nahin ang utana na to sa atong i-upload nga negosyong incubator. Shout out din ni Sir Trupang Backyard. Sir, maing hapon sa imo dyan. So, kanisya, tag-Bisaya, dyan siya ang pangutana. Sir, paano kung cut brand out, sir? Unsay imong ginahimo? Wa, nag-under, sir, eh. So, nikalit daw ka brand out daw. So, immediate brand out. Ano daw ang gagawin ko sa mga itlog kung buwan, kung mag-brand out? Sir, na ako tubagon, sir, ang imo ang pangutana. Salamat kay sa imo ang pangutana, sir. Kay nindot jud kay ni nga nay makatunan ang uban nga nag-incubate or nag-nay kuan kaning nag-ganang nay sa farm. So, kung ilang mga tao makakuha ni idea. So, para sa akin, makatotski, based on my experience sa 5 taon na pag-incubator, pag-negosyo ng incubator, sa akin lang, hanggang 12 hours, hindi yan masisira yung itlog nasa incubator kung mukalit o burn out. Kuha ni siya kanang based on my kuhan, kanang experience kay nalimtan ako o palong ang ako ang kuhan gining. O nalimtan ako o pasiga akong incubator kay kanila ging gabi naman to na itabo. So, nakakuhan ko nga dili day siya madaot within 12 hours. Basta sa akin lang, hindi lang aabot ng 18 days. Pag 18 days na kasi, dapat yung itlog na sa hatcher, hindi yan pwede magka-brown out. Dapat meron po tayong generator sa ating kuhan bahay. So, bago tayo pumasok sa negosyong incubator, dapat meron po tayong kanang generator. Oh no! So, kahit maliit lang ay generator, kaya niyang panda rin yung hatcher. Pwede na yun. Katulad nito. Pag meron po ditong, meron po ditong laman itong seater. Tapos dito, meron naman mapipisa sa hatcher. So, nag-burn out. So, kailangan mo unahin to. Dapat panda rin mo to hanggang 8 hours. Tapos, pagdating doon, i-panda rin mo lang ng 1 hour kasi mainit naman yun eh. 1 hour to 2 hours is mainit na to. So, kaya na niya mo preserve about 8 hours na another. So, dito, pwede, dito kailangan kung meron talagang meron talagang mainit yung kuan, yung dapat mayroong kurinti talaga or palagi siyang mainit yung kuan, mapipisa talaga yung itlog na yun. Ang based on my experience, dapat ang setup ng incubator ninyo hindi pinagdamot ng gumagawa ng incubator lang. Yun lang ang masasabi ko. Dapat kahit run out yan, kaya basta meron kayong generator, kahit putol-putulin mo yan, interval mo yan, mapipisa talaga ang itlog ng maayos. Tapos dapat wag mong dapat yung may-ari mismo katulad ko, dapat yun ang mag-hands-on sa incubator. Hindi yung tauhan kasi ang tauhan kasi pag wala yung love sa manok panabong, hindi yan makarelate sa kanyang trabaho. So, hahayaan niya yan nga, wala na siyang paki dyan kasi binabayaran naman sila. So, kaya niya siya ng alibis para shift siya sa kanyang trabaho. Ganyan lang yan. So, kailangan talaga, sir, tropang backyard na hanggang 12 hours, hindi yan masisira. Kasi, ang inain naman, umaambak yan, tumatalon yan sa pugaran. Ilang oras tapos babalik. Ganyan din sa incubator. Kasi kahit mag-run out yan, pabayaan mo yan hanggang 8 hours. Kaya yan. Hindi yan masisira. Yan ang ginagamit ko na. Pero pag nandito na sa kuan, dapat meron talagang kuryente or generator dito. Hindi pwedeng walang generator. Masisira talaga kung kuan.
Basta hands-on lang, yun lang po. 12 seconds later. So, moral ito, ito ang content for this day, Makatotski. Thank you, Dianis, sir, tropang backyard sa iyang indot kay nga pangutanas. So, if you like my content for this day, Makatotski, please like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love